now you're 15 years old, no? And 12 years old ka nagsimula. Pero yung pahid mo, parang ano na, parang professional na. Parang desperate kasi ako dun sa mga ginagawa ko. Parang, pag di ko nakikita ang okay, sabi ko, buburin ko yung painting ko. Nakakakopya din sa gawa niya. Itong painting na to, ano to? Painting po ni Rembrandt po yan. Kanya klaseng painting, gaano katagal mong ginagawa yan? Sa ganito po, ano, mga 2 weeks. Yun. Dati, pangarap namin na mabilang talaga. Mabilang ng mga sikat na collector. Katulad niyo po. At anong ginagawa mo doon sa kinikita mo? Minamanage ko naman po yung pambili ko ng gamit sa painting tapos yung pagbili. Kay mama na po yung ano. Ano naging role ng mga kapatid mo sa pagbipainting mo? Sila po yung nagsosupport sa akin. Parang tinorture nila ako. Sino may kasalanan ng pagtatorture sa'yo? So when you say tinorture ka ng mga kapatid mo, meaning talagang yung tinutukan ka nila? Bawal kang mag-games. Kailangan mo tapusin mo muna yung painting mo bago ka mag-games. Sila po yung mga nag-torture. Talaga? Paano nyo ba tinorture to? Torture sa sinasabi niya, yung disiplina sa pain. Feeling ko po is masayang-masaya kasi syempre, bihira kasi sa mga isang anak o sa isang pamilya na nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na mga anak mo mga painters. Ano may advice mo ngayon, Helo? Huwag lang lumaki ang ulo. Pag ano lang, mag-share din siya. I-share niya yung blessings niya sa iba. Huwag siyang magdamot. Grade 9 pa lang po si Luke pero naghahanda na siya sa kanyang unang one-man show sa Agosto. Gusto din niya mag-aral ng painting sa Italy pagtuntong niya ng college.